Reputasyon, Part 28. Nagising si Samantha sa mga yugyog sa balikat. Pagmulat ng mga mata, ang nanay niya ang bumungad sa kanya. "Kumising ka na dyan, Samantha." Balungkot na sabi nito. At tumayo at lumapit sa cabinet at binuksan yun. "Ayusin mo na ang mga gamit mo. Aalis tayo ng San Roque." Sabi ng ina, nagulat siya at napabalikwas ng bangon. "Ano po?" "Sam, malaking gulo kung mananatili ka rito sa San Roque." Sagot ng ina habang inilalabas ang mga gamit niya sa cabinet at basta na lang sinuksok sa bag. Kumunot ang noo ni Samantha sa nakikitang ginagawa ng ina sa mga gamit niya. "Pero nay, bakit ho?" tanong niya kahit may kutob na siya kung bakit siya pinaalis ng San Roque. "Anak, makinig ka. Mahal kita. Mahal ka namin ng mga kapatid mo. Pero hindi na namin kakayanin kung aalis na naman kami dito at hahanap ng bagong matitirhan. Hindi ko pa nasasabi sa mga kapatid mo ang nangyayari dahil nasa honeymoon pa sila. Kakakasal pa lang ng ate Lorraine mo. Ayoko muna siya bigyan ng panibagong poproblemahin." Sabi ng nanay niya habang panisiksik nito sa mga gamit niya sa bag. "Bakit ho ako aalis?" Naiiyak na tanong ni Samantha habang nakasunod sa bawat galaw ng ina. Kahit alam na niya kung bakit at kung sino ang dahilan sa pagpapaalis ng nanay niya sa bahay nila. "Pinakiusapan ako ni Mr. Bienvenida at sinabi kailangan natin umalis ng San Roque. Kailangan kang ilayo kay Ace." Sagot nito at naupo sa kama katabi niya. Hinawakan ang kamay niya. Hindi na si Samantha nagulat pa sa sinabi ng ina. Alam niya at inaasahan na niyang mangyayari ang bagay na yon. Pasimple niyang hinaplos ang singsing na suot sa kamay. Tila siya humuhugot doon ng lakas. Dahil nanghihina na siya. "Kaya ng sinabi ko. Hindi naman kaya ng mga kapatid mo ang magsimula ulit sa ibang lugar. Wala kaming sapat na pera. Kaya po ako nalang ilalayo nyo?" "Samantha, anak, alam ko na iintindihan mo ko. May anak ang Ate Roxanne mo. Mahihirapan na naman ang kuya mo sa sitwasyon natin." Sagot ng ina, nabakas ang lungkot sa tinig at pagsusumamo sa mga mata. Nakaramdam siya ng lungkot dahil siya ang nagdulot ng panibagong problema sa ina. "Bakit ho tayo pinaalis ni Mr. Bienvenida?" tanong ni Samantha kahit alam na niya ang sagot. "Nais ng pamilya ni Ace na maputol na ang ugnayan niyo. Dahil isa akong Santos." Sabi niya at nais ni Samantha maiyak dahil pinilit niyang maging iba at hindi maging tulad ng mga kapatid niya. Pero kahit yata anong gawin niya, nakadikit na sa kanya ang pagiging Santos niya. Pamilya ng mga kabit, kaladkarin, mga salot sa bayan nila. "Sam, wala kang kasalanan. Sadyang ganyan ang mundo. Hindi nila matanggap ang mga tulad natin." Sagot ng ina. "Natin?" Sabi ni Samantha at mabilis na tumayo sa kama. "Aalis po ako. Magpapakalayo. At pangako hindi na magpapakita kay Ace. Yan ang sabihin niyo kay Mr. Bienvenida. At kung sakaling bigyan kayo ng kung ano, huwag niyong tatanggapin, ay. Para na lang rin sa akin. Para sa kahihiyad ko." Umiiyak na sabi ni Samantha. "Alam ko, hindi ko tinanggap ang alok ng Mr. Bienvenida na umalis tayo rito at ito na ang bahala." "Nag-alok si Mr. Bienvenida?" Gulat na tanong ni Samantha. "Oo anak, pero hindi ko tinanggap. Pero kailangan mong umalis kahit na pansamantala lang, Samantha.
para lang matigil ang pagbabanta ni Mr. Bienvenida. Pagsusumamo ng ina, nakaramdam siya ng awa sa ina. Aalis po ako, Nay. Huwag na huwag kayong mag-aalala at hindi po kayo madadamay. Sugot ni Samantha at bumuntong hininga. Aalis siya ng San Roque kung yan ang gusto ng pamilya ni Ace. Lalayuan na niya ito. Magsisimula siya ulit. Kailangan lang niyang matapos ang pag-aaral at magpapakalayo siya sa San Roque. Pero ngayon paano siya? Saan siya pupunta? Tanong ni Samantha sa sarili habang nagbibihis. May mapupuntahan ba siya? May tatanggap ba sa kanya? Saan ka pupunta? Tanong ng ina. Hindi ko pa po alam sa ngayon. Pero alam kong may mapupuntahan ako. Sagot ni Samantha. Kahit alam niyang siya mismo, hindi alam kung saan siya pupunta at paano magsisimula. Mag-ingat ka, Sam, at lagi mo kaming tatawagan. Pansamantala lang naman ito, anak. Sabi ng ina, ewan niya kung mahal siya ng nanay niya. Dahil madalas, nararamdaman niyang wala itong pakialam sa kanya. Dahil aminin man niya o hindi, wala pa siyang napapasok na pera sa bahay nila. Hindi tulad ng mga kapatid niya. At masakit man isipin, sa pamilyang tulad nila, ang may naipapasok na pera ay siyang mahalaga sa nanay nila. Bit-bit ang mga gamit, sumakay siya ng tricycle. Hindi niya alam kung saan pupunta. Wala siyang kaibigan na matatakbuhan talaga. Hindi naman siya pwedeng humingi ng tulong kay Ace. Bakit kasi ganito? Naiiyak na sabi ni Samantha. Natanong sa sarili nang makasakay na sa tricycle. Sinulyapan ang suot na singsing. Kung ano-anong tanong ang pumasok sa isip niya. Engaged na sila ni Ace at papaano na sila ngayon? Hanggang dito na lang ba talaga? Mga tanong na gumugulo sa isipan niya. San ka? Tanong ng driver na pumukaw sa malalim niyang pag-iisip. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi. Sa San Fernando po, kuya. Sagot niya na ewan niya kung bakit yun ang sinagot na lugar. Pagdating sa San Fernando, isang daan ang sinigil ng driver. Bumuntong hininga siya at kumuha ng 100 sa wallet na alam niyang wala ng 1,000 ang laman. At saan siya dadalhin ang konting perang hawak niya? Naisip niya si Ace. Alam niyang hindi siya pababayaan ni Ace. Kinuha niya ang cellphone sa bag. Naka-off yon para maiwasan niya ang mga tawag ni Ace. Ibebenta na lang kita. Bulong niya sa cellphone at nilingon ang paligid. Mas maraming tao at mga establisimento sa bayan ng San Fernando kumpara sa San Roque. Pakiramdam tuloy niya, nahihilo siya sa init ng araw at sa dami ng taong paroot parito sa kalsada. Saan ako magsisimula? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa mga taong naglalakad at tila pakiramdam niya, umiikot ang buong paligid. At bago pa siya tuluyang mablangko, may naramdaman siyang kamay na humagabaypay sa kanya. At hindi na niya alam ang mga sumunod na pangyayari. Pagmulat niya ng mga mata, nasa puting silid na siya. Kinupa ang ulo niyang nananakit na tila ba umiikot ang paligid. Ginala niya ang mga mata sa katamtamang laki ng silid. Kumunot ang noo niya at pilit inaalala ang mga nangyari kanina. Sa pagkakatanda niya, bumiyahe siya papuntang San Fernando. At kung hindi siya nagkakamali, nawalan siya ng malay sa kalsada. At sa huling alaala niya, may nakahawak sa kanya bago siya tuluyang mawala ng malay. Asan ako? Tanong ni Samantha sa sarili. At sa itsuri ng silid at mga kagamitan, ay nakakasigurado siyang nasa ospital siya.
Kung sinong nagdala sa kanya roon ay hindi na niya alam. At kung ano ang nangyari sa kanya at bakit nasa ospital siya. Pinilit niyang bumangon at naupo sa kama. Salo ang nananakit na ulo. Ngayon pa lang niya naramdaman ang ganoong katinding pagkahilo. Marahil dala ng pagod at stress sa problemang kinakaharap niya ngayon. Bumuntong hininga siya at mariing pinikit ang mga mata para kahit papano mawala ang pagkahilo niya. Nang biglang bumukas ang pinto, niluwano ng isang babaeng nakaputi. Nakangiti ito sa kanya. At sa itsura ng suot nito ay mukhang nurse ito ng ospital. Gising na po pala kayo. Kamusta na po pakiramdam niyo? Magiliw na tanong nito. Ayos naman. Medyo nahihilo pa. Nahihiyang sagot ni Samantha. Magpahinga lang po muna kayo ma'am para mawala ang hilo niyo. Sagot nito. Sino palang nagdala sa akin rito? Tanong niya habang pinupulsahan siya ng nurse. Yung kasama niyo pong lalaki? Sagot nito at kumunot ang noon niya. Wala siyang kasama. Marahil nagmagandang loob at tinulungan siya. Tawagin ko lang po si Doc para makausap kayo. Paalam nito at mabilis na tumalikod. Pumuntong hininga siya at sinandal ang nananakit na ulo sa headboard ng kama. Napakagatlapi siya dahil wala siyang ibabayad sa ospital. Paano ko makakalabas rito? Saan ako kukuha ng pambayad? Tanong niya at sinulyapan ang mga gamit niya sa may upuan. Yung cellphone niya, balak na din naman niyang ibenta yun kanina. Pero kakasya kaya? Nagkibit palikat siya at nais maiyak sa nakakapanlumong sitwasyon. Sinulyapan niya ang singsing sa daliri, ang tanging alaala ni Isa sa kanya. Bakit kasi nangyayari ang ganto sa akin? Tanong niya at naiyak. Hindi niya napigilan ang mga luhang pumatak. Mabilis niyang pinahid ang mga yon sa palad. Kaya mo yan, Samantha. Kaya mo yan. Bulong niya sa sarili para palakasin ang loob niya. Nang bumukas ang pinto ng silid, pumasok ang lalaking may edad na nakaputi. Marahil doktor, at nanlaki ang mga mata niya nang makitang may kasunod na lalaki ang doktor na pupasok sa silid. Rafael, bulalas niya. Nagtataka kung anong ginagawa ni Rafael roon at paano nito nalaman na naroon siya. Kaya pala, hindi man siya tinanong ng nurse kanina tungkol sa personal information niya. Marahil si Rafael na ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanya. How do you feel? Tanong ni Rafael at ngumiti sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Rafael? Tanong niya at sinulyapan ang doktor. Siya ang nagdala sa'yo dito sa ospital. Nasa San Fernando ka, iha. Sagot ng doktor at lumapit sa kama niya. Ikaw, Rafael. But, paano? Naguguluhang tanong niya. At bakit siya dinala ni Rafael sa ospital? E kilala pang mayaman ang ospital na to sa bayan ng San Fernando. At paanong nangyaring si Rafael ang tumulong sa kanya kanina? O sadyang mabuti lang ang Panginoon at hindi siya pinabayaan? I can explain later, but first, you need to listen to Dr. Tabora. Sagot ni Rafael na nanatili sa may paanan ng kama. Kumunat ang noo ni Samantha at nakaramdam ng kaba nang makitang seryoso ang mukha ni Rafael. Natila ba may problema? Sinulyapan niya si Dr. Tabora na may binabasa sa hawak nitong papel. Marahil resulta niya. Medyo kinakabahan siya. Hindi niya rin alam kung ano ang nangyayari
at kung ano ang mangyayari pa sa kanya. May sakit po ba ako, Dok? Alanganing tanong niya at pinaglipat-lipat ang tingin sa doktor at kay Rafael. No, Samantha. You are healthy. Nakangiting sagot ng doktor. And good news. Dagdag pa nito at nilingon nito si Rafael bago siyang muling tinignan. Congratulations, Samantha. You are pregnant. 2 weeks pregnant. Nakangiting sabi ni Dr. Tabora. Tila si Samantha na tulala sa narinig. Hindi siya makakilos. Nagbukas siya ng bibig para magsalita, pero walang lumabas na salita. Sinulyapan niya si Rafael na nasa mata ang mga pag-aalala. Naririnig niyang may mga sinasabi pa si Dr. Tabora sa kanya, pero wala siyang naiintindihan. May naririnig siya pero wala siyang nauunawaan. Nabablangko ang isip niya at tila lalong sumakit ang ulo niya at umikot ang paligid. Are you okay? Tanong ni Rafael na nasa tabi na pala niya at hindi naman niya namalayan ang paglapit nito sa kanya. Buntis ako. Nanginginig na tanong ni Samantha. Yes, Samantha. Kaya you should take care of yourself. May baby kang kasama. Sagot ni Rafael. Why? Stupid question, she asked. Bakit ba niya itatanong kung bakit siya buntis? Bakit pa hindi pumasok sa isip niya na maaari siyang mabuntis ni Ace? Bakit ba hindi siya nag-ingat? Bakit ba hinayaan ni Ace na mangyari sa kanya to? Mas may alam si Ace kesa sa kanya sa mga ganitong bagay. Bakit hindi ito nag-iingat? Bakit siya nabuntis ngayon kung kailan hindi maganda ang nangyayari sa buhay niya? Kung kailan hindi siya handa at magulo po ang lahat sa buhay niya? Samantha, you know the answer. Sagot ni Rafael. Nilingon niya ito at doon palang namalayan na silang dalawa na lang ni Rafael ang nasa silid. Marahil hindi niya namalayan ang paglabas ni Dr. Tabora dahil sa lalim ng iniisip niya. Oh God, no! Ulalas niya at sinalo ng mga palad ang mukha at humagulhol ng iyak. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mabuntis. Hindi ngayon. Humahagulhol na sabi ni Samantha. Shh, it's okay. Hindi ka naman pababayaan ni Ace. Sagot ni Rafael. Napaangat siya ng mukha nang marinig ang pangalan ni Ace. Hindi niyo pwedeng malaman to, Rafael. Sabi niya habang luhaan na nakatitig kay Rafael. Bakit? Hindi ba siya ang ama ng bata? Sagot ni Rafael na siguradong sigurado si Ace ang ama ng pinagbubuntis niya. Kung sa bagay, alam naman ni Rafael ang namamagitan sa kanila ni Ace. Yes, but... Hindi ni Samantha magawang sabihin kay Rafael dahil parang bibigay na naman ang katawan niya. Baka mawalan na naman siya ng malay. Sa dami ng problema, wala siyang matirahang bahay, wala siyang pera, at ito pa, buntis siya. Ano na lang ang mangyayari sa kanya ngayon? Paano niya haharapin ang bawat pagsubok sa araw-araw? Paano ang magiging anak niya? Matatanggap ba ito ni Ace? Ng pamilya ni Ace? Paano na siya? Ano nang mangyayari sa kanya? Mga tanong na nagliliparan sa isip niya na hindi niya makitaan ang sagot. Pakiramdam ni Samantha, lalong umiikot ang paligid at bumigat ang pakiramdam sa bagong hamon na kakaharapin niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.